Kakaibang kwento ng mga misteryo. Kanto Misteryo. Ang lahat ng inyong mapapanood ay aktwal na pangyayari. Ang pagsasadula ay batay sa mga pahayag at mga hindi mailabas na saloobin ng mga taong aming nakapanayam. May hindi nakikita ang mga mata. May hindi naririnig ang tenga. May mga bagay na wala pero naroon. Sumilip ka, makinig, makiramdam. Hindi ito guni-guni. Lalong hindi katang-isip lamang. Ito ang mga tunay na hiwaga ng paligid. Mga totoong kwentong kababalaghan. Sa virus infection na umabot hanggang sa kanyang utak. Ano yun? Gagaling pa po siya? Eh, medyo critical ang condition niya. Ano po yun? Gagaling pa po siya? Eh, medyo critical ang condition niya. Kaya't kakailangan muna natin ang brain scan para sa pasyente. Ay mga kaluluwang hiwalay na sa katawan na gagala-gala sa ospital. Pero ano kaya ang nangyari sa mga kaluluwa ng mga pasyenteng matagal nang walang malay? Yung mga comatose. Tinting tanong kaso pero nasa loob. Oo nga, mainit ka nga eh. Hindi dahil lang yan sa bulutong tubig dyan sa likod mo. Tamang-tama, nagluto ako ng sinigang. Makakakain ka. Yay! Nandito na ni tatay! Ay, anak. Tay, turuan mo ko sa mat. Yan lang pala eh. Sige. Ako, may sakit pala ang tatay. Huwag ka muna lumapit sa akin masyado ah. Baka mahawa ka eh. Okay lang po. Kasi yata ako. Hindi pa nga ako umaabsen sa school kahit minsan eh. Linggo, yan, Miyerkules, nagsisimba, kahit pagod, yan, pupunta pa ngayon ng baklaran kasi ito naman eh, walang bisyo, maglalambing yung anak. Punta tayo dito, Papa, bili mo ako ng gamit, binibigay niya. Basta tay, pag ako naging engineer na kagaya ng pangarap mo, hindi na kayo magtatrabaho. Ako nang bahala sa inyo ni nanay. Oo, teka, akala ko ba sabi mo gusto mo maging nurse? Nga po, kasi parang laging nagkakasakit si tatay eh. Tapos sabi pa ng haklase ko, mayayaman daw tayo sa abroad. Talaga itong anak ko. Talaga anak, doon tayo titira sa abroad. Apa! Oh. Tay! Ano po Ano itong mga to? Alan! Ano itong makakapit sa akin? Gumising ka na! Ah! Huwag ka hindi ko kailangan to! Ano ba? Huwag mo
humihina sa ng banyo. Ito, may bed bond dito. Sige na. Kailangan niya! Kailangan sa ako, Pansy! Alan! Tumamay ka! Huwag ka na lang! Kaya ko to! Pansy, hindi ako inutin! Alan! Kaya ko to! Alan! Malakas ako! Hindi ako inutin! Alan! Huwag mo akong tulungan! Yun ang huling paggising ni Alan. Lumala ang kanyang kalagayan at inilipat siya sa intensive care unit ng PGH. Medyo matatagal ang pamusya rito, Mrs. Doc, wala na po akong matatagpuan. Wala naman po akong kamag-anak dito. Si Alan lang po nagtatrabaho para sa amin. Nautangan ko na po at nahiraman na po lahat ng pwede kong lapitan. Pasensya na po. Wala po kami magagawa. Kung tatanggalan po natin siya ng mga makina, ay maaaring mamatay ang pasyente. Tignan mo ang dami mga tao. Matindi ang depresyon na inabot ni Panji dahil sa hirap ng pag-aalaga sa comatose na asawa. Ay, akong biglain. Okay lang po sa inyo kung hawakan namin si... Oo naman! Hiling ni Panji na sana makausap man lang niya ang asawa. Kaya pumunta sa ospital ang ating mga psychics na sina May, Eric at John para kumonekta sa comatose na pasyente. Eric, nandito lang siya. Alam niya, nandito na kami. Tumitingin actually sa amin. Umapit siya kay Eric. Tumapit actually. Titingin ako anong sinusulat. Meron siya sinasabi. Si John ang nakakakita ng pagtatangka ni Alan na makapasok sa may sakit na katawan. Nag-automatic writing si Eric. Tila mga mensahe ni Alan para kay Banji. Nang? Pero... Sino po si Neneng? Okay, panak niya. Huwag naman pabayaan umuwi mag-isa. Huwag naman pabayaan yung ina niya. Sa lahat nilang magkakapatid, ito lang malapit sa nanay niya kasi... Pag anong kailangan ni nanay, kahit wala kami, talagang hanap ng paraan yan. Makapagpagala lang. Umahal-umahal yung nanay niya. Ang magagawa, nandiyan na daw po siya. Maintindihan naman daw po yung pamilya na. Unahin niyo po yung... Basta sinabi niya tungkol sa kuya niya, magtiwala na daw po.
iwan nyo na lang pong alaala sa anak nyo. Yung mga magagandang alaala. Sabihin nyo na lang po sa anak nyo na natulog na siya. Sumama na siya sa Diyos natin, sa Ama natin, sa Ama natin. Sabihin nyo na lang po na balang araw, baka bumalik din siya. Thank you.